Hello Pisces, ito yung gabay mo para sa araw na to. Maiksi lang itong reading na to. Mabilisan. Pisces, lucky day mo Friday. Lucky numbers mo 24, 51, 50, 13, 55, 33. At ito yung mga energies na maaaring ma-encounter mo ngayong araw na ito. Tang card, celebration, fun, enjoyment. Ayan, mukhang may get together, happy, happy. Mukhang lasingan ito. Ayan, oh, malaking jug ng beer. Basta mag-enjoy ka ngayong araw na to. Possible na merong may inuman dyan. Hindi ko alam kung ano itong ipinag-celebrate ninyo. Affairs with your family. O yan, baka family eh. No? Buong pamilya. Pati mga kaibigan. No? Kamag-anak. May kasiyahan. Baka naman reunion. No? Merong may birthday sa family. May kinasal. May bininyagan. At meron ding mga bagay na may ginalaman sa pamilya bukod dun sa celebration, no? Baka may mga importanteng matters na kailangan mong asikasuhin pagdating sa family. Wreath, sorrow over a loss. Oh my God. So, meron bang burol? Ito yun eh, bulaklak ng patay. O baka naman meron kayong dadalawin. Pwedeng may burol, no? Pwedeng family member. Okay? Sana naman hindi. Card reading lang naman ito, guys. May kapangyarihan pa rin si God, no? Okay. Oh, pwedeng yung iba dito, ano, walang tulog. Palaging puyat. Pwedeng nag-worry kayo about something. Nagkakaroon ng mga fears, anxiety, stress. Ayan, kung ano man itong reason, basta merong iba dito na hindi kayo mapakali, wala kayong peace of mind. The Fool. So, yung iba nagsisimula pa lang kayo dyan, kung ano man baka trabaho ito. No? Pwedeng yung iba nagsisimula pa lang kayo, parang nagbabaka sakali, nag-ano, yung titake ng risk, ayan, makikipagsapalaran kayo, pwedeng sa abroad, or pwedeng magta-try kayo sa ibang company, sa ibang lugar, no? Pwedeng iba, merong ano kayo. Pwedeng iba, meron kayong travel. No? Hindi ko alam kung ito ba ay road trip lang or parang travel malayuan like abroad, ha? So, pwedeng yung iba ganyan. May sense ng adventure dito eh. Yun na feel ko. Okay, so pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius, Page of Swords. Okay, nafe-feel ko sa Page of Swords kung merong mang person dyan sa paligid mo. Hindi ko alam kung bakit very curious siya sa'yo. To the point na parang ini-stalk ka niya or minamanmanan niya lahat ng bagay na ginagawa mo. Hindi ko alam kung sino to pero parang mayroong spy energy. Oh, nosy. Yung alam mo yon, yung laging naka... Hindi mo alam, nakikinig pala siya, no? Sa mga usapan. Yun, basta parang binabantayan ka niya. No? So, pagdating naman sa love life mo, Phoenix, so this is a transformation, no? New phase, rekindle, kaya pala yun, the Fool. So, baka yung iba sa inyo dito, nag-start again kayo ni person mo. Asawa mo man yan o ex-jowa o jowa mo na parang nagkaroon ng ending tapos nagkaroon uli ng continuation ng part 2. May parang balikan, no? Rekindling na nagaganap. Ayan, no? O, yung iba, nire-renew nyo yung vows ninyo. Kung matagal na kayong kasal, pwedeng yung iba, ikakasal kayo uli, no? So, pwedeng yung iba naman, sumasalang kayo sa pagbabago pagdating sa relationship ninyo. May mga malalaking changes dyan sa sayo at saka sa person mo, no?
Okay, so ito yung mga nakuha kong energies para sa'yo dito sa gabay mo. Take care. God bless.